Good morning mga ka-Delbert! Welcome back to my channel, DNWB, Delbert Nabos Wakat Vlog. Sa araw na ito mga ka-Delbert, ipakita ko sa inyo ang aking simple in segregation ng aking basura sa aming inuupahang bahay. Maliit itong bahay na inuupahan namin, kaya so ganito lang ang segregation style ko. So meron tayo ditong recyclable. Meron din tayong residual. Meron din tayong biodegradable. Yan. Meron din tayong special. So yun ang ginawa ko sa bahay, no? Para malaman ko kung anong saan ilagay yung mga basura ko sa bahay. So dito sa recyclable, halo-halo na yan. So isang lalagyan ko lang, no? Dahil sa recyclable yan, pinag-isa ko lang. So isorting ko lang yung kung kinakailangan ko ng ibenta o ihiwalay yung aking mga basura na yan. So sa recyclable ko, meron akong mga papel, ito, mapapil sa mga department store. Ito mga plastic nito, masilupin na itong puti. Itong mga pet bottles, itong ng pulbo, itong plastic ng sunrox, itong mga sira nyo na hanger, yan. So ito dito, puno nito siya. Nakaisang lalagay ito, meron din tayo mga lata ng mga sardines, no? Mga canned goods. Yan, ito mga kuha ng sabon. So mga papel yan, ito sila, kabilong nito sa kategori nito na papel na ito. So itong papel, itong kulay, may kulay at saka itong puti, magkahiwalay kasi magkaiba itong presyo nila. Ang puti, ibang presyo, at saka itong ganitong mga papel na ito, iba rin yung kanilang presyo, no? So pinag-isa ko lang sa lalagyan ko ng recyclable. So ganyan lang simple ang paggawa ko ng paano ako mag-recycle sa bahay. So itong ating residual, ito yung mga basura natin na hindi na talaga mabinta. So kung pwede nyo rin siyang i-recycle, katulad ng ganito, mayroon siyang silver sa loob, pwede nyo siya ihiwalay para gupit-gupitin, no? Depende sa iyo kung anong gusto nyo. So ako minsan, iniipon ko rin ito para kung sakaling kinakailangan ko, meron ako makuha. So ang iba pa dito ay yung katulad ng mga buting basag, mga platong basag, mga baso, mga mug, basta yung mga basag-basag ay nabilong siya dito sa residual, no? Yan ang mga bagay na kailangan doon, katulad ng mga gulong, no, na hindi na magamit. So nasa residual yan siya. So yun ang aking simpleng pamaraan, no? Yan. So nakalagay talaga siya sa basurahan talaga. Dahil talaga basura talaga, didiretso talaga sa dump site. So meron akong biodegradable. So meron ito yung mga dumi ko sa kusina. So meron ako dati dito ngayon na naipon na balat ng saging at saka yung balat ng sayuti. Ayan. Itong balat ng sayuti, no? So, pwede nyo rin iipon ito yung inyong mga hinugas ng yung ano, mga kanin. Paghalo nyo nila dito sa biodegradable, pwede nyo gagawin ng mag-compost kayo sa bahay, no? Ilagay nyo lang sa meron kayong baldi na sira. Doon yung ilagay. Iponin nyo lang doon. So, ilagay yung sa ilalim yung mga dumi, mga gamit sa kusina. Patungan nyo ng lupas taas. So, yung composting na yan. Pag nagiging lupa na yun siya, pwede din siya kayong pangpataba sa iyong halaman kung meron kayong halaman sa iyong bahay. Kasi dito sa amin, may mga halaman si Mrs. sa labas. So, ayan, oh. So yan ang ginagawa ko pang compost, pangpataba sa halaman niya. So meron akong special. Kaya lang wala akong ngayon nakalagay ito sa special dahil wala naman akong masira dito sa bahay at wala akong magamit na ganun dito sa bahay. Ang special, alam niyo ano yung special? Katulad ng fluorescent, yung mga chemical na lalagyan, yung mga pintura, tsaka yung magamit sa ospital, no? Yung mga dumi sa ospital, yung mga karayom na panggawa sa pa-indiksyon. So bilog na siya sa special, no? Yan, yung mga bandages nandito yung sa bilog sa special. Kung meron kayo noon, ilagay nyo sa special, no? Yun. So pwede nyo siyang ilagay sa special. At kung meron kayong karayom, huwag nyo isama sa pagtapon sa basurahan ninyo. Pwede nyo gawa kayo ng butas sa inyong paligid ng bahay. Doon nyo ilagay yung mga karayom. Ilibing nyo doon, no? Kasi delikado po yung mga ganun bagay. So yan ang aking munting pamaraan sa aking ginawa na pag-recycle ng aking basura sa aming tahanan, no, mga ka-Delbert? So kung gusto, maraming paraan.
kung ayaw, maraming dahilan, di ba? So, ganoon lang talaga mga Kadilbert. So, para makatulong tayo sa ating pamahalang lungsod, kailangan natin mag-recycle, no? Para hindi magbara yung mga basura natin sa ating mga kanal tuwing uulan, no? Lalong-lalo na nga sa ngayon na biglang uulan at diinit. So, talagang mahirap. So, kailangan gawin natin ito para makatulong tayo sa ating environment. So, kung nagustuhan niyang ginawa natin sa araw na ito, huwag niyong kalimutang mag-like, share, subscribe, at siyempre huwag kalimutang pindutin ang ating bell of notification para maging updated tayo kung meron tayong bagong video. Ingatan ang buhay para sa ating hanap buhay. Sana all mag-recycle ang kanilang basura sa kanilang tahanan para wala na tayong makalat ng basura at makakaroon ba tayo ng extra income sa ating basura na mayroon sa ating mga tahanan, mga Kadilbert, no? Bye-bye, mga Kadilbert. Bye-bye!